Welcome back to our channel, mga idol. Pag-uusapan po natin ang malaking upset na nangyari sa boxing kanina dahil natalo ang number 1 pound for pound boxer na si Saul Canelo Alvarez laban sa Russian boxer na si Dmitry Bivol. Samantalang malas ba talaga ang trainer na si Eddie Reynoso ngayong 2022 dahil sa pagkatalo ng kanyang mga boxers na si Oscar Valdez at Canelo Alvarez? Ngunit kung bago lang kayo sa Sports Time Philippines, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at ring the bell for all notifications para updated kayo kapag may bago kaming video. Isang malaking upset ang nangyari sa boxing kanina dahil ang underdog na si Dmitry Bivol ay nanalo kontra sa number 1 pound for pound boxer na si Saul Canelo Alvarez via unanimous decision. Ang tatlong judges ay umiscore ng 115-113 para sa Russian boxer. Ibig sabihin, 7 rounds ang ibinigay nila kay Bivol, samantalang 5 rounds naman kay Canelo. Ngunit para sa ating unofficial scorecards, 9 rounds ang ibinigay natin kay Bivol at 3 rounds lamang kay Canelo. Dominado ni Bivol ang buong laban gamit ang kanyang effective counter punches at mas magandang depensa. Maganda rin yung pagbitaw ng mga jab ni Bivol upang mahirapan si Canelo sa kanyang pag-atake. Sa round 10 ay parang napagod na si Canelo, marahil siguro sa maraming suntok na kanyang natanggap o dahil na rin sa mas mataas na timbang na kanyang inakyat. Sa round 11 ay napaatras si Canelo sa sunod-sunod na kombinasyon na binitawan ni Bivol. Dahil sa panalo ay nanatiling WBA Light Heavyweight Champion si Bivol at umakyat ang kanyang undefeated record sa 20 wins with 11 knockouts. Samantalang ang undisputed champion na si Canelo Alvarez ay may 57 wins, 2 losses, 2 draws with 39 knockouts. Hindi pa natin alam kung makikipag-rematch ba si Canelo o babalik na lang siya sa super middleweight division kung saan hawak niya ang lahat ng mga titulo. Matatandaan natin na unang umakyat si Canelo sa light heavyweight division noong 2019 at tinalo niya ang Russian champion na si Sergey Kovalev via 11th round knockout. Samantalang marami ang nagtatanong kung minamalas ba talaga si Eddie Reynoso dahil sa magkasunod na pagkatalo ng kanyang dalawang boxers. Sa nakarang linggo ay ang isang boxer ni Reynoso na si Oscar Valdez ay natalo kontra kay Shakur Stevenson. At ngayon naman ay natalo rin si Canelo Alvarez laban kay Dmitry Bivol. Matatandaan natin noong Enero ay umalis na rin sa kampo ni Reynoso ang lightweight prospect na si Ryan Garcia. Kaya aabangan na lang natin kung ano ang masasabi ni Eddie Reynoso sa mga nangyayari sa kanyang mga boxers.